Nananadya ka ba talaga? Bulyaw ni Nathan na ikinaigtad ni Hermione. Pagkaway na palunok siya ng sunod-sunod nang bigla nitong inilapit ng gusto ang mukha ng binata sa mukha niya. Nanginig bigla ang kalamnan niya. Ito ang unang beses na ginawa niya ito. Mahabanging langit. Ang gwapo-gwapo mo talaga, Nathan. At ang bango-bango pa ng hininga mo. Panginoon, magkakasala ako nito. Sa mata ng batas ay kapatid ko ang mokong na to. Natataranta at humahanga ang reaksyon ni Hermione sa isipan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Magpapakabait ka doon ha, iha. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo si Don Consuelo. At inumin mo rin sa tamang oras ang mga bitamina mo, ha? Huwag mo rin yung kakalimutan. Nailagay ko ng mga yon sa maleta mo. Humahagol-gol na wika ni Ma'am Lilette, ang administrator ng Holy Heart Orphanage na siyang tahanan niya mula pagkabata. Hanggang sa ngayong 12 anyos na siya. Para sa araw ding yon, ay nakatakda ng paglisa niya sa lugar na yon na napamahal na sa kanya at kinalikihan niya. May mag-aampon na kasi sa kanya sa wakas. At ang mag-aampon sa kanya ay walang iba kundi si Don Consuelo Fuentabella, ang bilyonaryong businessman na siyang nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya sa Pilipinas at sa iba't iba pang sulok ng daigdig. Ika nga ni Ma'am Lilette, magkahalong lungkot at saya naman ang nararamdaman ni Hermione nang malaman niyang may mag-aampon na sa kanya. Lungkot dahil lilisa na siya sa lugar na yon. Saya dahil sa wakas ay may mag-aampon na sa kanya. Ma'am Lilette, huwag na po kayong umiyak. Bibisita rin naman po ako rito eh. Love na love ko po kaya kayo. Nakangiting wika ni Hermione at niyakap pa si Ma'am Lilette ng mahigpit. Pangako mo yan, iha ha. Bibisita ka. Sisingot-singot na paniniyak nito sa sinabi niya at saka gumante rin ng yakap sa kanya. Oo naman po, promise. Naiiyak na rin sa ad Hermione. Sa wakas ay tumatawang kumalas na ito sa kanya at nagpahid ng luha. Pinahiran na rin ito ang luha niya. Basta ha, bumisita ka dito. Aasahan namin yan. Nakangiting wika nito at binalingan ang butihing doon sa kanyang tabi. Nasa likuran na rin nila ang sasakyan nito ang ubod ng haba at nangingislap sa kintab. Don Consuelo, maraming salamat po ha. Napakalaking utang na loob po namin itong ginawa mong pag-ampon kay Hermione. Matagal niya na kasing pangarap na may mag-aampon na sa kanya. At dumating na nga ang araw na yon. Kaya sana po ay aalagaan rin po ninyo mabuti ang bata. Gaya ng pagmamahal at pag-aaruga namin sa kanya dito. Mahal na mahal po kasi namin ang batang to kahit sobrang kulit. Saad ni Ma'am Lilette. Ngumiti lang ang Don. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Gina. Ipinapangako ko sa inyo kung paano ninyo pinalaki ang bata ay ganoon din ang gagawin ko. I can assure you that. Tugon naman ni Don Consuelo kay Ma'am Lilette na may ngiti sa mga labi. Maraming salamat po ulit sa inyo, Don Consuelo. Wika ni Ma'am Lilette at bahagyang yumuko sa Don. So, I guess this is it? Nakangiti ng maluwag na saad ng matanda bago nagpatuloy. Hermione, iha, are you ready? Nakangiting banggit ni Don Consuelo sa kanya. Nakangiting tumango sa Hermione rito. Iyakan na ang mga sumunod na nangyari at pagkatapos ng ilang mga salitang pamamaalam ay lumula na sila sa sasakyan ni Don Consuelo matapos silang pagbuksan ng naka-uniforming driver nito. Malungkot na kumaway na lamang sa Hermione sa mga ito mula sa bintana ng sasakyan hanggang sa mawala na ang mga ito sa paningin niya. Matapos ang almost 6 years na pagtira ni Hermione sa bahay ng mga Consuelo, ay naging maingay na ang eksena araw-araw sa pagitan ni Hermione at ng apo ni Don Consuelo na si Nathaniel King. Tulad na lang ng umagang yon. Bossing Pogi! Marahasan na pabalikwas ng bangon si Nathan at diretsyong napatingin sa pinto ng kwarto niya dahil sa malakas at nakakairitang boses na yon na nasa loob ng halos 6 na taon ay siya lamang naging sumisira ng araw ni Nathan kada umaga. Ang boses ni Hermione. Nang hindi sumagot si Nathan ay malakas na kinalampag na nito ang pintuan niya. Bossing Pogi, gising na!
Ulit na sigaw ni Hermione na kinalampag din ang pintuan niya. I'm totally awake, you crazy brat. Ani ni Nathan sa isip niya. Sa lubong ang mga kilay na tinungo niya ang pinto at marahas na binuksan niyon. What? Singhali Nathan kay Hermione, ang babaeng istorbo ng kay aga-aga at nakangiting na bungaran niya na umagang yon. Hermione Fantabella, reporting for duty, sir! Nagpadyak pa sa Hermione ng paa at nagsalut sa kanya na parang sundalo pagkasabi nito niyon. Kaya kung kanina ay inis ang nararamdaman ni Nathan kay Hermione, ngayon naman ay galit na at nagsimula na rin kumulo ang dugo niya. Kung hindi pa aalis ang babaeng ito ngayon sa harap niya, malamang mapatay niya na ito sa galit. What the fudge? Get out of here! Singal ni Nathan kay Hermione. Ngunit mas lalo yata ang naaasar si Nathan nang ibinaba nito ang isang kamay at inosenteng tiningnan siya sabay sabing, Paalisin mo na po ko? Saan po? Sa bahay niyo? Umakyat na yata ang dugo sa ulo ng binata bago sumigaw. Sa buhay ko! Sa halip na matakot sa itsura ni Nathan na tila kakainin na siya ng buhay, ay nginitian lang siya ni Hermione at nagsalita. Ayoko nga. Baka mamiss mo pa ako eh. Humagikik na biro ni Neknek. Pero nang mapansing hindi siya natawa, ay tumigil na ito. At mabilis bago nagsalita. Ito naman si Bossing Pogi oh. Para binibiro lang eh. Sumagot naman si Nathan na salubong na mga kilay. Pagbibiro ba talaga yung ginagawa mo o pangleleche? Nanilisik ang mga mata ang angil ni Nathan dito. Hindi na siya nagulat sa pagtawag nito sa kanya ng Bossing Pogi. Simulat sa pool kasi na dumating si Hermione roon sa buhay nilang maglolo, ay iyon na ang tawag nito sa kanya, Bossing Pogi, na para bang gusto rin niyang tawagan siya nito ng ganon. Sumagot rin naman si Hermione sa tanong niya. Ewan po, hindi ko rin po alam eh. Tila baliwalang sagot nito sa kanya. Pagkuway nagpatuloy. At saka Bossing Pogi, sabi ni Lolo ay maligo na raw po kayo at magbihis para sabay-sabay na ulit tayong kumain para makaabot pa tayo sa first subjects natin ngayong araw. First day of school pa naman. Oh, pakihanap na lang yung pake ko doon. Pairap na pambabara ni Nathan, ngunit nakangiting binara rin siya ni Hermione. Okay po, hahanapin ko po yan pagkatapos mong maligo. Wika pa ni Hermione at humagikgik pa na parang tubang-tuwa kapag naiinis na siya rito. Kaya mas lalo tuloy kumulo ang dugo ni Nathan at nagtatagi sa mga bagang na nagsalita. Talaga bang ginagago mo ako, babae? Nakita naman ni Nathan na napalunok agad si Hermione bago na paatras ng kaunti at kumurap-kurap na nagsalita. Hindi po. Kung ganun, lumayas ka na dito kung ayaw mong lumabas yung dila mo ngayon mismo. Umagang-umaga nang babisit ka. Wika ni Nathan at mabilis na isinara ang pinto. Akmang tatalikod na si Nathan nang may kumatok na yon. Kaya salubong ang mga kilay na muli niyang binuksan ang pinto ng silid at ang mukha ng nakangiting si Hermione ang nabungaran niya. What now? Singhali Nathan kay Hermione dahil sa naguumapaw na inis. Ngunit gumiti lang ng ubod tami si Hermione sa kanya at sumagot. 15 minutes daw, sabi ni Lolo. Anito at nagtatakbo ng pumanaog ng hagdan. Napailing na humugot na lang ng malalim na hininga ang binata. Kapag di niya gagawin yon, ay baka sasabog na siya sa galit kay Hermione. Hanggat maaari kasi ay pilit niyang kinokontrol ang sarili kapag binubwisit siya nito. Kahit sa anong paraan, may intention man o wala. Sa loob ng ilang taong pagsasama nila, ay wala siyang ibang ginawa kundi kontrolin ang galit niya tuwing kaharap niya ito. Galit na tanging sila lang ng lolo at mami niyang nakakaalam. Isang sekretong hindi dapat malaman ni Hermione. Sa ngayon, marahas na napabuga na lang ng hangin si Nathan at tumingin sa kawalan. Mabilis na napatuwid ng tayo si Hermione nang makita niya si Nathan na lumabas na ng mansyon at papunta sa garahe kung saan siya kasalukuyang naghihintay rito. Inayos niya na ang sarili at isinuot ang sombrero sa ulo na may tatak na monster sa gitna niyon. Nang makalapit si Nathan, ay agad na nagsalubong ang mga kilay nito. Take it off! Maotoridad na wika ni Nathan na ang tinutukoy ay ang sombrero niya. Bossing Pogi naman eh! Nanunulis ang usong reklamo ni Hermione kay Nathan. Tiningnan naman siya ni Nathan ang masama bago mariing nagsalita. Take it off!
Padabog na sumagot naman agad si Hermione. Oo na nga, oh, ito na nga, oh, tinatanggal na. Nanunulis ang usong saad na Hermione, sabay tanggal ng sombrero niyang suot. Suplado. Maktol na Hermione sa isipan. Pero iyon ang totoo. Suplado talaga si Nathan at ubod pa ng sungit. Hindi alam ni Hermione kung bakit maraming nagkakagusto sa bossing pogi niya. Ugali pa lang kasi nito, hindi na makain ng aso. Oo nga't ubod dito ng gwapo. Aminado si Hermione sa bagay na yon. Sobrang gwapo nga ni Nathan. Idagdag pang sakto ito sa tindig at pangangatawan sa edad nitong 20 anyos. Hindi naman siguro ito babansagang campus crush sa universidad na pinapasukan nilang pareho kung hindi nito taglay ang lahat ng pisikal na katangiang pinapangarap ng mga normal na kalahi ni Eva, hindi ba? Kaya kahit mabigat sa loob niyang pagsilbihan ng masungit na unggoy, simulat sa pool na tumuntong siya sa mansyon, ay pikit mata na lang niyang ginagawa iyon lagi sa pakiusap ni Lolo Consuelo sa kanya. Dahil kuya rin naman daw niya si Nathan, kaya normal lang na sa isang bunso na pagsilbihan ng mga kuya at mahalin at vice versa daw. Pero ang hindi alam lang doon na ginagawa na siyang personal na alalay ni Nathan sa school. Kaya paano magiging vice versa? Eh hindi naman ganun ang nangyayari sa side ni Nathan. Ang sungit nga nito sa kanya eh. Lagi. Kahit noon pa. Wala ngang araw na hindi siya nito pinagtataasan ng boses. Buti na lang at to the rescue ang Lolo Consuelo nila sa kanya. Bagay na kinaiinisan ni Nathan. Hoy! Isip batang tomboy! Sa wakas ay nagsalita na si Nathan. Pagkuway nagpatuloy. Umalis ka nga dyan sa kotse ko. Baka maggasgasan pa yan eh. Pangiinsulto na naman ni Nathan kay Hermione. Pero ano daw sabi ni Nathan? Isip batang tomboy raw siya? Maaaring isip bata. Pero hindi siya tomboy ha. Tomboyin lang. Ngunit hinayaan na lang niya ang pagtawag nitong iyon sa kanya ng ganon. At ang pangiinsulto nito. Sanay naman na siya. Ano pa bang bago? Kaya ngumiti si Hermione kay Nathan. Ngiting ng iinis. Pasensya na po, bossing pogi. Wika ni Hermione at umalis na mula sa pagkakasandal sa kotse ni Nathan. At saka ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mo kong pupuin? Di pa ako matanda. Nagkibit balikat naman sa Hermione bago sumagot. Okay po, bossing pogi. Naningkit na ang mata ni Nathan. Nananadya ka ba talaga? Bulyaw ni Nathan na ikinaigtad ni Hermione. Pag-uway na palunok siya ng sunod-sunod nang bigla nitong ilapit ng husto ng binata ang mukha nito sa mukha niya. Nanginig bigla ang kalamnan niya. Ito ang unang beses na ginawa nito iyon. Mabaging langit. Ang gwapo-gwapo mo talaga, Nathan. At ang bango-bango pa ng hininga mo. Panginoon, magkakasala ako nito. Sa mata ng batas ay kapatid ko ang mukong nito. Natataranta at humahangang reaksyon ni Hermione sa isipan. Pagkaway huminga ng ilang ulit sa Hermione bago nakuhang magsalita. Hindi, bossing pogi. Hindi ko ba sinasadyang inisin ka? Hindi na po mauulit, Pexman. Wika ni Hermione habang nagkakabuhol-buhol ang paghinga. Nakahinga naman agad si Hermione ng maluwag nang sa wakas ay inilayo na ni Nathan ang sarili niya. Matatakotin ka rin pala eh. Salubong ang mga kilay na wika ni Nathan bago isinalpak ang libro nito sa kanya. Dahilan upang mapaatras siya ng kaunti. As usual, siya naman ang magdadala ng libro nito sa school. Napabuntong hininga na lamang si Hermione sa puntong iyon at bumukas ang pinto ng driver's seat at sumilip mula raw ng kanilang driver. Marahil ay narinig na naman ito ang pagbabangayan nila. Akmang bubuksan na itong pinto ng backseat upang makasakay na ang masungit na amo nito, ngunit pinigilan ito ni Nathan sa kauna-unahang pagkakataon. Leave it! Just let the last do her job. Wika ni Nathan at ipinaloob ang kamay sa bulsa ng slacks nito. Palihim na nagtagi sa mga ngipin ni Hermione. Sadya ba talaga siyang iniinis ni Nathan? Bumuntong hininga na lamang siya. Whatever the case, gagawin na lang niyang ipinag-uutos ng mahal na haring si Nathan, alang-alang kay Don Consuelo. Binuksan na niya ang isang pinto ng backseat at iminwestra niya na itong pumasok na roon. So upon giving her a sharp stare, he then entered the case. At dahil marahas itong pumasok sa loob ng kotse, ay nauntog tuloy ang ulo nito sa ibabaw.
Kaya dali-daling tinakpan ni Hermione ang bibig upang pigilan ang sariling mapabunghalit ng tawa. Narinig pa niya ang nasasaktang daing ni Nathan bago ito tuluyang pumasok sa loob. Mura ito ng mura roon. Kaya hinamig niya muna ang sarili at pigil na pigil ang ngiting pumasok na rin siya sa loob ng kotse nito. Bakit, Bossing Pogi? Nakatakip sa bibig niya ang tanong nang bigyan siya nito ng matalim na ngiti. You're laughing my ass off. Angil ni Nathan sa kanya. Uy, hindi ha. Bakit naman kita pagtatawanan, Bossing Pogi? Kunwari ay nagtataka pang balik tanong ni Hermione rito. Eh bakit ka pala nagtatakip dyan sa bibig mo? Pag-angil ulit na tanong ni Nathan sa kanya. Eh, kasi nakalimutan ko mag-toothbrush, kaya ganun. Baka kasi mabahuan ka sa hininga ko. Palusot ni Hermione na alam niyang hindi pinaniniwalaan agad ni Nathan. Sa talino ba naman ni Nathan eh? Inirapan na lang siya ni Nathan ang pagkatalim-talim at isinuot sa tenga ang headphone nito. Then he closed the car's window and closed his eyes. Naiiling na nangingiting tinignan na lang na Hermione si Nathan. Naaambis talaga ito sa ugali nito. Drive! Sa wakas ay maotoridad na utos ni Nathan sa driver nila. Kaya tumango naman ang driver at nagmaneho na. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nathan! Hermione! Kamusta na mga dudes? Nasa entrance pa lang sila ng campus ay iyon ang bungad ni Tyrone sa kanila ni Hermione. Kasama nito sina Michael, Brix at Angelo. Napanay ang ngiti sa mga babaeng dumaraan sa kinaroroon na nilang magbabarkada. Nang makalapit sila sa isa't isa, ay agad silang nag-shake hands na magkakaibigan na parang sila lang ang nagkakaintindihan. Ganon din ang ginawa ni Hermione at ng mga ito. Hindi alam ni Nathan kung bakit sa kabila ng kabaduyan ng pananamit, kilos at pananalita ni Hermione, ay mabilis itong nakagaanan ng loob ang mga kabarkada niya magmula noong dumating ito sa buhay nila. Lalo na si Tyrone na halatang may gusto kay Hermione. Nang tanungin ni Nathan si Tyrone kung bakit nagkakagusto ito kay Hermione, sa kabila ng katotohanan na boyish ito, ay simple lang sinagot ni Tyrone. Mabait siya pare, marunong makasama at napakaganda. Eh talagang tinamaan na ako sa kanya. Nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Nathan nang marinig ang kamustahan ng mga ito. Parati kitang tinatawagan nung nagbabakasyon ako sa Dubai, pero lagi atang naka-off ang phone mo. May himig na paglalambing at pagtatampong saad ni Tyrone kay Hermione. Nagkibit-balikat na lang si Hermione bago sumagot. Pasensya ka na Tyrone, marami kasing pinagkakaabalahan eh. Bawi na lang ako next time. Wika ni Hermione at inakbayan si Tyrone. Gumanti rin naman si Tyrone ng akbay rito at ngiti-ngiti pa ito. Okay, promise mo yan ha? Tila naglalambig na naman na wika ni Tyrone kay Hermione. Oo, promise. O siya, sige na mga tol, mauuna na ako sa inyo ha. Ayoko malate sa klase ko eh, first day of school ko pa naman bilang third year college student. Wika ni Hermione at sumaludo pa sa apat na itlog. O sige, ingat ka ha. Sabi naman ni Tyrone, tango lang ay sinagot ni Hermione rito at saka nagtatakbo palayo sa kanila. Bye, Mion! Paalam ni Brix. Bye, Mioni! Paalam rin ni Mitchell. Babush, nek-nek! Paalam naman ni Angelo at nag-flying kiss pa kay Hermione sa kawalan. Nais tuloy kilabutan ni Nathan sa mga akta ng mga kaibigan. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang palayaw sa dalagita. Napailing na lamang ang binata. Kansyawa na ang sumunod na nangyari habang naglalakad na sila sa campus. Ibang klase ka talagang magpa-cute pare. Nakangising puri ni Angelo kay Tyrone. Tila nahihiyang napakamot naman si Tyrone sa batok nito at nagtanong. Halata ba? Halatang halata. Magkapanabay na bulalas ni Angelo, Brix at Michael na ikinapigil ni Nathan ng tawa habang tahimik lang na nakikinig sa mga ito at nakapamulsa. Ligawan mo na kasi tol. Suhisyon ni Brix kay Tyrone.
Oo nga naman, pare. Total mukhang seryoso ka naman kay Hermione. Segunda naman ni Angelo. Umupo silang lima sa bleachers ng gymnasium na nadaanan nila. Tahimik pa rin si Nathan habang nakikinig sa mga ito. Bumuntong hininga si Tyrone at nagsalita. Natatakot ako eh. Baka kasi pag niligawan ko siya, bigla na lang niya akong iwasan. I can't afford that to happen. Seryosong pahayag ni Tyrone. Nah, Hakuna Matata. Nandiyan naman si Nathan. I'm sure ibibuild up kanya kay Hermione. Diba tol? Nakangising wika ni Michael at siniko si Nathan ang mahina. Natawa si Nathan. That's not gonna happen, folks. Wika ni Nathan at napaisip. Nagbibiru ba ang mga ito? E nakita nga ng apat kung paano sila magturingan ni Hermione. Tapos magpapatulong pa ang mga itong i-build up niya si Tyrone rito? No way! Nakangiwing reaksyon ni Nathan sa isipan. Nagsalubong ang mga kilay ni Nathan nang mapansing makahulugang nagkatinginan ng tatlo at saka siyang ginisihan. What? Naiirit ang tanong ni Nathan. Eh, kung ikaw na lang kayang i-build up namin kay Mione. Nakangising wika ni Michael kay Nathan na nagpalaki agad ng mga mata ni Nathan. What? Malakas na bulala si Nathan. No way! Malakas ding bulala si Tyrone. Hindi alam ni Nathan kung sino ang mas nanlaki ang mga mata. Kung sa kanya ba o kay Tyrone. Nagtawanan ng tatlong itlog. Yun talaga ang gagawin namin pag hindi mo tutulungan si Tyrone na maligawan si Mion-Mion. Sige na pare, maawa ka naman sa kaibigan natin. Wika ulit ni Michael. Why? That's blackmail? Hindi makapaniwalang naibulalas ang binata. Anong gagawin niya? Knowing these fools, there really a huge possibility that they would really do it and there's a chance na mapaniwala ng mga ito sa Hermione na may gusto siya rito. Nakakasuka kaya yun? Lalo pat magkapatid sila ni Hermione sa mga mata ng mga tao sa paligid nila. Kahit na alam niya man niya ang totoo. Napatikim si Nathan at ipinilig ang ulo upang maalis ang isiping iyon sa kanyang isipan. At nga pala, kung gagawin talaga ng mga ito ang balak, ay siyang kawawa. Baka kasi isipin talaga ni Hermione na may gusto siya rito. At iyon ang bagay na ikakasuka niya talaga. So, what is it, bro? Pukaw ni Angelo sa pag-iisip ni Nathan. Sons of bitches. Sa matinding ines ay mahinang nasambit na lang ni Nathan bago marahas na nagbuga ng hangin. Tiningnan naman niya si Tyrone na kitang-kita sa mukhang pagmamakaawa. You really love her, Ty? Hindi talaga makapaniwalang tanong ni Nathan sa kaibigan. Sumagot naman si Tyrone at nagsalita. Like hell! I've been loving her for too long, bro. So please, help me. Napabuntong hininga na lang si Nathan. He's not that heartless anyway. Especially when it comes to his friends. Lalong-lalo na kay Tyrone. Dahil kapatid na talaga ang turingan nila rito. Muli ay bumuntong hininga si Nathan at pahapyaw na nagsalita. Alright, I'll help you. Sukat noon ay masayang naghiyawan ng mga ito. Naiiling na lamang si Nathan at muling bumuntong hininga. I'm going to Europe tomorrow. Isang gabi wika ni Don Consuelo sa kanila habang naghahapunan. Naudlot ang sanang pangunguya ni Hermione ng chicken salad dahil sa sinabi ng butihing Don. Malayong malayo sa reaksyon ni Nathan na prenteng nakaupo pa rin sa kinauupuan habang marahang ginunguya ang kinakain. Business again? Tanong ni Nathan. Sumagot naman agad ang matandang Don. Oh yes, Nathaniel King. I have so much things to do there. Marami akong mga business associates na kailangang i-meet doon. Gagamitin ko na lang ang private plane natin to get to Europe early tomorrow. And after that, sa Sydney naman ang destination ko for the signing of contracts there. Pabuntong hininga at iiling-iling na wika ni Don Consuelo bago ininom ang tsaan nito. Sa puntong yun, ay nginuya na ni Hermione ang kinakain. At habang puno pa ng pagkain ang bibig, ay nagtanong siya. Lolo, marami po ba kayong pupunta doon? Kita niya naman na medyo napangiwi si Nathan habang sinulya pa ng bibig niya bago umirap ng pailalim at bumulong sa hangin ng disgusting. Nagkibit-balikat lang sa Hermione.
Siyempre, as usual, ay wala siyang pake sa naging reaksyon ni Nathan. Yes, iha. Managers, engineers, and others. Nakangiting sagot naman ang Don. Ihahatid na lang po namin kayo ni Bossing Pogi sa airport bukas, Lolo. So is siya ni Hermione at ginisihan si Nathan na ngayon naka-smid sa kanya at nag-mouth ng sip-sip. Mas lalo niya itong ginisihan dahil alam niyang naiinis na niya ito. Dahilan upang magbuni ang kalooban niya dahil nakaganti na rin siya sa pagbulong nito sa kanya nito ng disgusting. Kala nito ha? Ayaw na ayaw kasi nitong pumupunta-punta sa kung saan-saan pag Saturday. Gusto lang nitong magmukmuk buong araw sa kwarto nito at magbasa ng encyclopedia o kung ano-ano pang educational books. Well, sure, iha. Mabuti pa nga siguro yun. Anyway, Sabado naman bukas. How about you, iho? Hindi ba may thesis ka pa bukas? Huminto si Nathan sa pagnguya ng pagkain at hinarap ang abuelo. No, it's okay, Grandpa. I can handle it. The important thing is, may hatid ka namin sa airport bukas. Naimpake na ba ni Manang Mandy ang mga gamit mo? Tanong ni Nathan. Pero if she knew, sinabayan na lang ni Nathan ang suhestyon niya sa Lolo Consuelo nito dahil kilala niya ito. Ayaw niyang nalulungkot at nagtatampo ang Don Rito. Yes, iho, lahat-lahat. And the papers are all fixed by Attorney Santiago already. Everything has been done. Nakangiting sagot ng Don kay Nathan. Lolo, sana po sinabihan niyo na lang po ako days before ng flight ninyo na pupunta pala kayo ng Europe para ako na mismong nag-impake ng mga gamit mo, hindi po si Manang Mandy. Wika pa ni Hermione. Sumagot naman agad ang Don. Oh, no worries, iha. You're too busy with school anyways. Since 5 months akong mawawala, nanlaki ang mga mata ni Hermione. 5 months? Namimilog ang mga matang bulalas ni Hermione at napaisip. 5 buwan? Seryoso bang butihing Don? Isipin na lang na 5 buwan siyang maiiwan sa mansyon kasamang ubod ng sungit na apo nito ay tila nasusuffocate na siya. Hindi siya sanay na wala si Don Consuelo ng ganong katagal. Paano na lang kung mas lalong aawayin at aapihin siya ni Nathan habang wala ang lolo nito? Paano na yan? Bukas ng hapon na bang simula ng kamatayan niya? Halos na i-imagine na ni Hermione ang sobrang gwapong mukha ni Nathan at ang maladimonyong halakak nito habang sinasakal siya. Sa naiisip niya ay agad siyang napangiwi at napalunok ng sunod-sunod. Hermione, iha, are you listening? Otomatikong napatingin sa Hermione kay Don Consuelo pagkuway kay Nathan. Nakakunot ang noon ng matanda samantalang nakataas naman ang isang kilay ng binata. Kumurap-kurap sa Hermione at tumikim bago nagsalita. Po? Puno ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha ng matanda habang tinititigan siyang mabuti na para bang may mali sa kanyang anyo ng gabing yun. Ginisihan na lamang niya ang butihing Don ng pilit upang mabawasan ang pagtataka nito at mukhang effective naman niyon dahil matapos matignan ang makahulugan ang mag-abuelo ay tumikim ang matanda bago siyang nginitian. Tinatanong kasi kita, iha, kung bakit para kang gulat na gulat. Or shall we say, takot na 5 months akong mawawala? Malumanay na wika ni Don Consuelo kay Hermione at gumiti sa kanya. Wala po yun, Lolo. Nagulat lang po talaga ako. Matagal kasi. Unusual. Tsaka, ba't naman ako matatakot? Eh wala naman pong multo dito sa mansyon. Palusot na lang ni Hermione at mabilis na tumusok ng beefsteak at nilamon lahat para hindi na siya osisain pa ni Don Consuelo. At mukhang nakuha naman ito agad ang gusto niyang iparating, kaya napahugot ito ng isang malalim na hininga bago dahan-dahang ibinuga iyon at nagsalita na. Okay, so anyways, young lady, as I was saying, since 5 months akong mawawala rito sa bahay because I'm sure I will be very busy by that time. I expect you, young lady, to behave while I'm gone, okay? Don't give Nathan a headache. May mga kumpanya pa siyang kailangang i-check habang wala ako. At may pag-aaral pa siyang aatupagin. So please, iha, wag na wag mong bigyan ng sakit ng ulo ang kuya mo. Maliwanag ba? Marahang napatango si Hermione. At sa isip niya, anak ng duwende, siya pang dapat mag-behave.
Well, sa bagay, pasaway naman talaga siya. Aminado siya sa bagay na yon. Pero as if naman mabait si Nathan, eh patong-patong na ngang atraso nito sa kanya eh. Nais tuloy mapanguso ni Hermione sa naisip. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Don. And as for you, Iho, I want you to take charge of Hermione's upbringing. And of course, our companies here as well. Nandun naman ang mga COO ko sa mga companies natin dito sa Pilipinas. Pero kailangan pa rin na i-check mo ang mga kumpanya natin kung napapatakbo ba ng maayos ng mga COO ko and so on. Another thing, kumain rin kayo sa tamang oras. At kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain. Ikaw din ang in-charge roon. Maliwanag ba? Mahabang litanya ng butihing doon kay Nathan. Kaya napangisi si Hermione ng pilya nang makitang umasima ng ekspresyon ang gwapong mukha nito. Ngunit sandali lang yon, dahil nang mag-angat ulit si Nathan ng paningin, ay isang simpleng tangulang ang itinugon ni Nathan sa abuelo. And Nathaniel, I strictly forbid you to go to your condominium alone. If you want to go there, take Hermione with you. Tonong babala na wika pa ulit ng matanda. Kaya tuluyan ang naubos ang pasensya ni Nathan. But Lolo, how could I possibly be at peace with my studies and with the entire company if she's always around me? For God's sake, Grandpa. Even if it's just for a minute, I wanna be alone. Maring wika ni Nathan na bagamat kalmado ang tono ng pagsasalita, ay aninag pa rin doon ang tinatagong galit. Nathaniel King, this will be the last time I will ever get to warn you. Don't do that, and your allowance will be safe. And if you'll do, then take the risk. Kamante rin, ngunit mariing babala ni Don Consuelo at nakatiimbagang na si Nathan. Mahabang katahimikan muna ang lumipas bago marahas na nagbuga ng hangin si Nathan. Marahil ay kinokontrol nito ang matinding pagkaasar at galit. Pagkuha ay nagsalita na ito. Okay, Grandpa. Sa wakas ay ngumiti na ulit ang butihing Don bago nakangiting nagsalita. Good. Thank you, Iho. Tandaan ninyong dalawang mga sinasabi ko, mga apo. Dapat magkasama kayo lagi. Walang iwanan. And if anything goes wrong, don't hesitate to contact me. Do you all understand your Grandpa? Kapwa sila matamlay na tumangon ni Nathan. Mas lumawak pang lalo ang ngiti na matanda at masaya na nagsalita. Okay then, let's finish our dinner. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kinabukasan sa Sabado ng hapong iyon, matapos maihatid din ni Nathan at Hermione si Don Consuelo sa airport, ay naisip ni Nathan na maligo muna sa pool ng hapong iyon. Kasalukuyang lumalangoy sa pool si Nathan nang lapitan siya ng maid na may hawak na cordless phone. Senyorito, may tawag po kayo! Wika ng maid. Kuminto si Nathan sa paglangoy at hinarap ang katulong. Sino? Tanong ni Nathan. Si Sir Tyrone po. Sagot nito. Matapos maiabot sa kanyang telepono ay sirenyasan niya itong umalis na. Oh, pare! Sagot agad ni Nathan sa tawag ng kaibigan. Hey dude, I couldn't contact you with your phone so I thought your telephone could be. Masiglang saad ni Tyrone sa kabilang linya. Nasa pool kasi ako ngayon. Iniwan kong phone ko sa kwarto. So what's up? Wika naman ni Nathan. I-remind na kita for tomorrow pare. At my house, tomorrow night at 8. Be sure to come bro. Expected ang presence mo sa buong tropa. Wika ni Tyrone. Sure, I will. Tugon naman ni Nathan at isinuplay ang mga daliri sa basang buhok. Sandaling natahimik si Tyrone sa kabilang linya pagkaway nagtanong ito. Pupunta ba siya? Bumuntong hininga si Nathan at napailing. Minsan tuloy ay naisip niya. Ang ooy na ng kaibigan. Pambihira kasi itong magmahal. Daig pa nito ang tinamaan ng walastik pag nagkagusto sa isang babae. Pero ang torpe naman. Kailangan pa ng backup. Nagsalita na si Nathan.
Aba, ewan ko, tanungin mo siya. Eh, hindi nga rin makontak kanina pa eh. Tila malungkot ang sagot ni Tyrone at nagpatuloy. Pakiramdam ko pare, ayaw na naman yung sumama. As usual, sasabihin na naman nun, hindi siya marunong magsuot ng magagarang damit. At nahihiya siyang makipag-usap sa mga mayayaman kong kilala na andun sa party. Kaya sabihin mo naman o na kahit ngayon lang ay pumunta siya. May importante kasi sana akong sasabihin sa kanya doon. Sinabi ni Tyrone sa kanya ang plano nito. Napatras naman agad ang leeg ni Nathan at napangiwi. Dang, seryoso ka pare? Gagawin mo yon? At seryoso ka din bang sasabihin ko talaga siya? Ayoko nga makipag-usap doon eh, jeez. Paismedawi ka ni Nathan, sabay irap sa kwarto ni Hermione sa itaas na tanaw niya mula sa kinatatayuan niya sa pool. Pero diba pare, sabi mo pumayag ka na i-build up kami sa isa't isa. So ito na ngayon yun, pare. Simulan mo na sa pamamagitan ng pagkumbinsi kay Hermione na pupunta siya sa birthday ko. Kasi gusto kong matuloy yung plano ko, pare. Pagmamakaawa na ni Tyrone kay Nathan. Napabuga ng hangin si Nathan. Eto na nga, napasubo na tuloy siya. But anyway, pagpupunta naman siya at maiiwan nito, ay baka magalit ang lolo Consuelo niya. Kabilin-bilinan pa naman ito na dapat magkasama sila na Hermione at walang iwanan. Baka malintikan ang allowance niya pag nagkataon. Kung hindi rin siya sisipot sa party, upang hindi na lang makausap si Hermione para kumbinsihin itong pumunta, ay baka magtampo naman si Tyrone. Kaya irritable na lang na napabuga ulit ng hangin si Nathan bago nagsalita. Sige, try ko pare. Pero hindi ko maipapangakong kaya ng convincing powers ko ha. Tawagan mo pa rin siya ulit bukas para sigurado. Baka bukas ay gagamitin niya na ang phone niya. Hindi naman kasi talaga yung mahilig mag-phone eh. Kaya subukan mo ulit kontakin siya bukas and I'll do my best here to convince her. Hanap lang ako ng tamang tiyempo. Walang kagana-ganang wika na lamang ni Nathan. Tila bigla namang sumigla agad ang boses ni Tyrone sa kanyang sinabi. Talaga pare? Naku, salamat! Sige pare, gagawin ko yan. Tatawagan ko ulit siya bukas. Sige pare ha, maraming salamat ulit. Halatang masaya-masaya na wika ni Tyrone sa kabilang linya. Sige, walang problema pare. Sabi na lamang Nathan pagkaway natapos ng tawag. Napailing na lamang si Nathan at muling sumulyap sa kwarto ni Hermione sa itaas. Pagkaway napaisip siya. Kaya niya kaya talagang kumbinsin ito na umaten sa birthday celebration ni Tyrone? Pero paano niya kaya gagawin yon? Ayaw niyang siya yung unang makipag-usap kay Hermione. Kaya sana naman ay may gawin ng universe na isang dahilan upang makapag-usap sila na hindi siya ang unang makikipag-usap kay Hermione. At tungkol naman sa pang-build up niya rito kay Tyrone, kaya niya kaya talaga? Malalim na napabuntong hininga si Nathan. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng babae ay kay Hermione pa si Tyrone nagkagusto. Kung ibang babae pa siguro yon, malamang na tinulungan niya na nang walang pagdadalawang isip ang kaibigan. Pero kay Hermione, pabuntong hiningang napailing na lang si Nathan at iniwas na lang ang tingin sa kwarto ni Hermione. Kinagabihan matapos nilang kumain ni Hermione at Nathan nang walang imikan sa hapag, ay dumiretso na si Nathan sa kanyang silid at nagsisearch para sa defense nila sa history. Nasa kalagitnaan na si Nathan ang pag-i-encode ng mga importanteng detalye nang bigla siyang bulabugi ng isang mahinahong katok sa pinto ng kanyang silid. Napabuntong hiningang tinungo niya ang pintuan at binuksan yon. Good evening, Bossing Pogi! Masiglat na kangisi ng maluwag na bati ni Hermione kay Nathan. Agad namang kumunot ang noon ni Nathan nang sa Hermione ang mabungaran niya. Nakadamit pantulog na ito at halatang galing lang sa pagsashower dahil medyo basa pa ang buhok nitong nakalugay na ngayon. Mas lalong lumalim ang pagkakunot ng noon ni Nathan nang papatsing may hawak itong notebook at ballpen sa isang kamay. Nang ibalik niya naman ang paningin niya sa mukha nito, ay agad siya nitong binigyan ng isang nagpapakit ng ngiti sa mga labi. Tumaas ang isang kilay ni Nathan habang nanunuring tinignan si Hermione at nagsalita. What the hell are you doing here? Napakamot naman si Hermione sa ulo at sa batok nito. Nakatunghay lang ito sa kanya na tila hindi alam ang isasagot sa tanong niya. Napabuntong hininga na lamang si Nathan. Look, if you don't have any sensitive thing to say, then stay out of my sight.
Mariingwi ka ni Nathan at akmang isasara na niya ang pinto. Teka lang, bossing pogi! Pigil na Hermione sa kanya, sabay harang ng sariling katawan sa gilid ng pinto upang hindi iyon maisara ni Nathan ang tuluyan. Ano kasi? Kwan? Yukong-yuko ng sambit ni Hermione na ikinairita na talagang lalo ni Nathan. Ano nga? Salubong na salubong ng mga kilay na bulyo ni Nathan at nagpatuloy. Alam mo bang inuubos mo ang oras ko? Magre-research pa ako. Irritabling wika ni Nathan. Yun na nga, bossing pogi. Hindi pa rin makatingin kay Nathan na wika ni Hermione habang kinakagat-kagat ang kuko nito. Anong yun na nga ang ibig mong sabihin? Tanong ni Nathan at napahawak sa tungki ng ilong. Pero napakamot ulit si Hermione. This time sa likuran na. Humugot na lang ng malalim na hininga si Nathan at humalukip-kip na nakatingin sa inosenteng mukha ng kausap. Faster, Hermione! Pagkuway sabi niya. Tumawa sa Hermione ng mahina. Tawang halatang hiyang-hiya at sa wakas ay nakuha ng magsalita. Ano kasi? Bossing pogi. Magre-research din kasi ako eh, kaya pwede bang makigamit lang saglit ng laptop mo? Tapos patulong na rin ng konti sa research paper ko. Kagat-labing saad na Hermione. Ah, kaya pala. Wika ni Nathan sa isipan. Kaya pala may dala itong ballpen at notebook ng mga sandali yon. Nagdadalawang isip si Nathan kung papapasukin niya ba si Hermione o hindi sa kwarto niya. Babae kasi ito at lalaki siya. Kahit pa nga sabihing boyish type si Hermione, pero hindi pa rin iyon magandang tingnan para kay Nathan. Oo, at magkapatid na sila sa mata ng karamihan na nakapaligid sa kanila. Pero sa isang tulad niyang alam lahat ng katotohanan, hindi talaga magandang tignan. Pinakatitigan niya si Hermione, pero kailangan ito ng tulong at hindi siya ganong kasama para hindi ito tulungan. And then it hit him. Tila ba ang universe na talagang gumagawa ng paraan para makausap niya si Hermione tulad ng gusto niyang mangyari kanina? Nais mapangiti ni Nathan. Pagkakataon niya na iyon kung ganon. Pero syempre, kailangan pa rin niyang mag-inis-inisan muna para hindi niya mahalata na kailangan niya rin itong kausapin. Kaya tutulungan niya talaga ito sa abot ng kanyang makakaya. Matutulungan naman kita sa research paper mo. But why don't you use your own laptop or your personal computer or your other gadgets? Usisa ni Nathan. Binilhan kasi si Hermione ng laptop, computer set, cellphone at iba pang mga gadgets ni Don Consuelo sa ikalawang araw nitong pagtira sa mansyon dati. At hindi lang yon, pati personal na mga gamit ay binilhan rin ito ng lolo niya. Kaya nagtataka si Nathan kung anong nangyari sa laptop nito o kahit sa personal computer lang nito. Bakit hindi nito ginagamit ang mga yon? Gumuwi naman sa Hermione bago sumagot. Yung PC ko po kasi nagahang bigla, kaya hindi ko na natapos yung research ko. Hindi ko na alam kung paano ko yung kakalikutin para bumalik sa dati. Yung laptop ko naman, halos 3 weeks ko nang hindi ginagamit. Nung huling gamit ko doon ay nalubat tapos hindi ko na ginamit ng halos 3 weeks. Kasi may PC naman ako pwedeng gamitin lagi. Kaya ayun, hindi ko na ma-open kahit kanina ko pa chinarge kasi deadbat na. Tapos yung cellphone ko, deadbat na din. Nakalimutan kong i-charge kanina bago ako natulog. Yung ibang gadgets ko naman, katulad lang din sa nangyari sa laptop ko. Kaya yun po, malas talaga ako sa tatlong gadgets ko. Kaya sa'yo na ako lumapit. Bossing pogi, kasi alam ko namang bukod sa napakagwapo mo, napakabait mo pa. Alright. Wika ni Hermione na muntik nang ikinatawa ni Nathan. Bigla na namang gumanon at nag-jump arms po sa harap niya. Napailing na lang si Nathan. Hindi mo na ako kailangan pang utuin. Alright ka dyan. Pero next time, Hermione, matuto ka nang maging responsable sa mga gamit mo, ha? Charge your gadgets next time, okay? Tila biglang naging energetic si Hermione agad, na para bang alam na nito ang susunod na mangyayari dahil sa sinabi niyang iyon. Nagsalita ito. Oo, bossing pogi, tatandaan ko yung mabuti. Icha-charge ka ng mga gadgets ko, magiging responsible na ako. So, pwede na ba ako makahiram saglit, bossing pogi? Sige na naman konting awa lang po. Bika ni Hermione at may paawa effect pa sa mukha.
May po na naman. Pag-uwi ka na lang ni Nathan. Tumawa naman agad ito. Pag-uwi, kunwari bumuntong hininga muna si Nathan bago niluwagan ang pinto upang makapasok ito. Get in. Sa wakas ay wika niya. Nagliwanag naman agad ang mga mata ni Hermione bago tumalon-talon. Talaga, bossing pogi? Yay! Lupet! Reaksyon pa nito at pumasok na sa kwarto niya. Bumilog naman agad ang mga mata ni Hermione habang inilibot ang humahangang tingin sa loob ng silid ni Nathan. Wow! Astig! Wika ulit ni Hermione na ang tinutukoy nito ay ang kabuuan ng kanyang silid. Samantala, umupo naman si Nathan sa kanyang kama at hinarap ang laptop niya. Inihanda niya na iyon para sa paggamit ni Hermione. Pwede na palang basketball court ang kwarto mo. Bossing pogi eh. Anlaki! Walang katapusang puri ulit ni Hermione. Kaya naiiling na lang si Nathan. Tinapik ni Nathan ng mahina ang kanyang laptop at ang salita. Oh, ikaw na lang ang gumamit sa laptop ko. Sa PC ko na lang ako gagamit mamaya. Sinunod naman siya ni Hermione. Tahimik na sumalampak na ito sa kama niya at hinarap na ang kanyang laptop bago nagsimulang mag-type. Si Nathan naman ay prenteng nakaupo at nakasandal sa headboard ng kanyang kama habang ginagalaw-galaw ng marahan at magkadikit ang mahabang mga bihas. Nakahalukip-kip din siya at seryosong nakatingin lamang ng palihim sa kaharap na si Hermione na nooy busy na sa kakatype sa laptop niya at sumusulat sa notebook nito. Humahanap siya ng tiyempo na i-open up na ang tungkol sa gustong mangyari ni Tyrone. Kaya lang, ayaw talagang bumuka ng bibig ni Nathan na pumura na lang siya sa isipan. Bossing Pogi, may itatanong nga pala ako sa'yo. Maya-maya ay basag ni Hermione sa mahabang katahimikang namagitan sa kanila. Ano? Prente namang tanong agad ni Nathan. Bigla ay tumigil sa Hermione sa ginagawa. Itinaas nito ang isang tuhod kung saan nakapatong ang isang siko nito bago tila nahulog sa isang malalim na pag-iisip. Mas napailing si Nathan habang pinagmamasdan ang 17-anyos na dalagita. Kilos lalaki talaga ito. Noon pa niya iyon napansin kay Hermione at naisip tuloy ni Nathan. Ito na talaga ang babaeng nagustuhan ni Tyrone? Eh mas lalaki pa nga itong magsalita at kumilos kaysa kay Tyrone. Tumikim si Hermione at tila alinlangang nagsalita. Bossing Pogi, kasi ano, may... Tumingin muna si Hermione sa kanya bago nagpatuloy. May... Napansin ka bang kakaiba sa kilos ni Tyrone itong nakalipas na mga araw? Tanong ni Hermione kay Nathan habang kunot na kunot ang noon nito. Hindi agad makapagsalita si Nathan dahil doon. Pigil na pigil niya ang mapangiti dahil sa tanong ni Hermione. Napansin pala ni Hermione iyon. Akala kasi ni Nathan ay totally clueless si Hermione sa mga ikinikilos ni Tyrone. Nagsisimula na kasi ito sa operation ligaw nito kay Hermione. Pero dahil hindi pa siya nito binigyan ng go signal na kailangan na nito ng backup, ay tahimik lang muna siya. Kanina lang nito kinailangan ng backup niyang pang-build up. Tumikim si Nathan at kunwari kumunot ang kanyang noo bago sumagot. No, I didn't. Sinabayan pa ni Nathan ng kibit balikat ang kanyang sinabi bago nagpatuloy sa pagsasalita. Bakit, may napapansin ka bang kakaiba sa mga kinikilos ni Tyrone lately, Hermione? Tumangon naman agad si Hermione at sumagot. Nakakapagtaka lang kasi mukhang matamlay minsan eh. Tapos, sukat ba namang binigyan ako ng bestida? Suotin ko raw sa kaarawan niya? Eh alam niya namang hindi ako mahilig magsuot noon. At alam niya ding hindi rin ako mahilig umaten sa mga party-party. Kita mo nga't kahit magpapaparty si Lolo dito pag may okasyon na hindi ako lumalabas ng kwarto. Pero pag birthday ko, di ba lalabas ako? Kasi simple celebration lang yun. Tayo-tayo lang dito. Alam na ni Lolo yun kaya ganun lagi ang setup niya pag birthday ko. Pero mas natuwa talaga ako na pag susuotin niya ako ng bestida, eh lang niya. Tatawang-tawang wika ni Hermione kay Nathan. Totoong kumunot na ang noon ni Nathan sa pagkakataong yun. Okay, naiintindihan ko naman na ayaw mo talaga sa mga parties or formal celebrations. And I respect that. But may I just ask, what's wrong with wearing a dress? Babae ka, Hermione. Tomboyin ka lang naman, diba? Hindi ka naman tomboy.
So why not give it a try? At saka isa pa, pinaghirapan rin yun ni Tyrone na bilhin para sa'yo. At alam mo ba, ikaw ang kauna-unahang babaeng binilhan niya ng gamit. Wika ni Nathan at unti-unti nang sinimula ng pagbibuild up. Nais tuloy matawa ni Nathan sa pinasok niya. Pa-oo pa lang kasi siya eh. Yan tuloy. Pero sa totoo lang ay tunay talagang si Hermione ang kauna-unahang babaeng binigyan ni Tyrone ng gamit. Base rin kasi sa obserbasyon ni Nathan ay hindi talaga nag-aaksaya si Tyrone ng pera sa babaeng hindi nito mahal. At base pa sa isang obserbasyon ni Nathan, ay hindi niya pa nakita si Tyrone na nagpaangka sa mamahaling motorsiklo nito. Si Hermione pa lang ang pinakaunang babaeng inimbitahan ni Tyrone na umangka sa motorsiklo nito. Ngunit tinatanggihan lang ito lagi ni Hermione. Kaya pakiramdam ni Nathan ay wala talagang pag-asa si Tyrone kay Hermione. Pagkuway, nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Nathan nung magsalitang muli si Hermione. At saka, alam mo ba, Bossing Pogi? Panay pang bigay ng mga tsokolate sa akin. Eh, aanhin ko naman yun. Eh, sa mga tsokolate pa lang na nakatambak sa malaking ref dito, eh, sumasakit na ipin ko. Kaya, ayun, binigay ko lahat sa mga classmates ko na lagi nangihingi. Tapos, nung isang araw, binigyan na naman ako ng 3 pulang rosas. Eh, aanhin ko naman ng mga bulaklak na yun, Bossing Pogi. Eh, marami naman tayong rosas dito sa garden. Naku, nababaliw na yata yung kaibigan natin, Bossing Pogi, no? Tingin mo. At nabaliw na ngayon ang isang lalaking umiibig. Iiling-iling na wika ni Nathan sa isipan. Hindi niya sukat akalain na ganoon sa Hermione kamanhid. Mukha talagang walang pag-asa si Tyrone dito. Kung ibang babae siguro ang ginagawa ni Tyrone ng ganoon, ay baka magtatatalon na sa tuwa. Sa gwapo at yaman ba naman ang kaibigan niya? Tumikim si Nathan at nag-umpisa ng magsalita. Hermione, hindi mo ba naisip na baka... Tumikim muna si Nathan bago nagpatuloy. Na baka may gusto siya sa'yo. Kaya niya ginagawa ang mga yun. Na baka pa simple na siyang naliligaw sa'yo? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bigla itong napabunghalit ng tawa. Kaya nagsalubong agad ang mga kilay ni Nathan at Asar na nagsalita. What's so funny? Tumawa pa ulit ito at maluha-luha pa dahil sa kakatawa bago sumagot. Eh kasi naman, Bossing Pogi, ako? Pagugustuhan ni Tyrone? Anak ng... Itong mukhang to? Itong jologs na to? Imposible! Tatawa-tawang wika na Hermione. Malay natin! Wika ni Nathan at nagkibit balikat. Asus! Baka ikaw dyan ang may gusto sakin. Tatawa-tawa ulit na biro ni Hermione na ikinangiwi agad ni Nathan. Mangilabot ka uy! Hindi maipinta ang reaksyon sa mukha ni Nathan nang sabihin. Kaya mas lalong natawa si Hermione ng malakas. Woy, alam ko namang kadiri talaga. Kasi magkapatid na tayo sa papel at sa batas. Tawang-tawa pa rin na wika ni Hermione na ikinatahimik naman ni Nathan at ikinaseryoso niya bigla. Magkapatid sa papel o sa batas. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Nathan ng malakas. Pero alam mo, Bossing Pogi, dahan-dahan namang napatingin si Nathan kay Hermione nang marinig niya magsalita ulit ito. Ang saya-saya ko ngayon. Wika ni Hermione na may masuyong ngiti sa mga labi habang nakatitig sa mukha ni Nathan. Awkward na napatikim naman si Nathan bago sumagot. Talaga lang ah. Bakit naman? Nakangiti ng matamis na nagkibit-balikat si Hermione bago sinserong sumagot. Ang saya-saya ko ngayon. Sobrang saya ko ngayon. Kasi for the first time, ay nakipag-usap ka sa akin ng maayos. At sa wakas, ay nakipag-usap ka na sa akin ng mahinahon. Hindi mo na akong sinisigawan. Kaya sana patuloy na tayong ganito, Bossing Pogi. Gustong-gusto ko talaga na makausap ka ng ganito lagi. Kaya gusto ko ring maiyak ngayon.
Kasi sa wakas ay dininig na ng Panginoon ang lagi kong dinadasal. Ang maging mabait ka na sa akin. Kaya sana tuloy-tuloy na tong ganito tayo. Maraming salamat, Bossing Pogi. Matagal na hindi nakapagsalita agad si Nathan. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon kay Hermione. Talagang pinapasalamatan siya nito sa pangyayaring yon sa kanila sa mga oras na yon. At sobrang ikinasaya na nito yon. Tulak ng kung anong damdamin ay napangiti si Nathan. At gusto nitong magtuloy-tuloy ang ganitong eksena at pangyayari sa pagitan nila. Well then, ibibigay niya yon kay Hermione. Kasi bakit hindi? After all, kinalimutan na ng kanyang abuelo ang bahagi ng nakaraan. Kaya oras na rin siguro upang kalimutan na rin niya iyon. Matagal na yung nangyari at ayaw niya nang nakulong sa nakaraang yon. Kaya simula ng gabing yon, magbabago na si Nathan. Wala nang madadamay, lalong-lalo na si Hermione. Tama na, tutuldukan niya na iyon. Dahil ayaw niyang mawala ang sinsero at masuyong ngiting iyon ni Hermione. At gusto niyang makita iyon ng paulit-ulit simula sa gabing yon. At hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila biglang gumaan ang damdamin ni Nathan kay Hermione dahil sa sinabi nito. Muli siyang napangiti. Oh, Tyrone, napatawag ka! Tanong ni Hermione kay Tyrone ng umagang yon. Kasalukuyang naghahanap siya ng damit na maisusuot para sa pagsisimba sa araw na yon ng Linggo. Hi, good morning. Itatanong ko lang sana kung may nasabi na ba si Nathan sa'yo kagabi? Tila nahihiyang tanong ni Tyrone kay Hermione na nagpatigil sa kanya agad. Pagkaway na alala ni Hermione ang naging napag-usapan nila ni Nathan kagabi tungkol doon. Matapos kasi niyang magpasalamat kay Nathan kagabi, dahil bumabait na ito sa kanya, sa wakas ay pinag-usapan na din nila ang tungkol sa pakiusap ni Tyrone raw na pupunta siya sa birthday nito. At hindi niya alam kung na-hypnotize lang ba siya sa mga magagandang mata ni Nathan o ano. Pero agad siyang umoo sa pangungumbinsin nito sa kanya kagabi. Tumikim si Hermione. Ah, oo Tyrone, nasabihan niya ako. Sagot ni Hermione na may ngiti sa mga labing hindi naman lang umabot sa mga mata niya. At naisip niya talagang may gusto si Tyrone sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang ma-awkward sa kaibigan. Talaga? So, anong plano mo? Pupunta ka ba? Tila punong-puno ng pag-asa na tanong ni Tyrone kay Hermione sa kabilang linya. Napalunok sa Hermione bago sumagot. Oo. Wow, talaga? Thank you, Hermione. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw. So, I'll see you tonight then. Halatang excited na tanong ni Tyrone sa kanya. Napatango naman si Tyrone at keming umiti bago nagsalita. Sige, Tyrone. See you tonight too. Okay, bye. I love you. Iyon lang sinabi ni Tyrone at mabilis na pinutol ang tawag. Matagal na naka-off ang nasa kabilang linya pero hindi pa rin niya magawang kumilo sa kinauupuan. She was totally taken aback from what Tyrone just said. She had to admit, nang magpakita ng sinyalis sa kanya si Tyrone na pakiramdam niya ay nanliligaw na ito, ay natatakot at na-awkward na siya. Kaya kinumpirma niya na iyon kay Nathan kagabi. Baka lang kasi ma-misinterpret niya lang ang mga kilos ni Tyrone sa kanya lately. Pero ayan nga, kinumpirma nitong totoo ang hinala niya. Kaya aaminin niyang nagpanggap na lang siya na natatawa siya, pero ang totoo ay na-awkward na talaga siya. Si Nathan naman kasi masyadong straightforward. Pero aaminin niya din na totoo ang sinabi niya kay Nathan kagabi na sobrang saya niya dahil sa wakas ay dininig na ng Panginoon ang panalangin niyang sana dumating ng panahon na babait na si Nathan sa kanya. At nangyari na nga iyon kagabi. Dasal ulit niya na magtuloy-tuloy na ang kabaitan ni Nathan. Sana lang. At sa kaso naman ni Tyrone, ewan ba niya? Oo nga't na kay Tyrone ang lahat. Pati pagkamabait nito at pagkamaunawain. Subalit wala talaga siyang makapangdamdamin para rito. Bumuntong hiningan na lang si Hermione at ipinagpatuloy na lamang ang paghahanap ng maisusuot. Lalabas na sana si Hermione sa main door upang magsimba na nang biglang may tumawag sa kanya. Hey, kid! Wait up! Paglingon niya ay napanganga siya. Si Nathan ba talagang tumatawag sa kanya? At kid? Tinawag ba talaga siya nitong kid?
Abay, sinapian yata ng isang anghel ang masungit na binata simula kagabi ah. Bigla'y may parang gustong magbunying kalooban ni Hermione. At iyon ang ipinagtataka niya ng labis. Oh, Bossing Pogi, bakit? Nagtatakang tanong ni Hermione kay Nathan. Magsisimba ka, diba? Sabay na tayo. Tanong ni Nathan sa kanya at nagplaster ng isang matamis na ngiti sa mga labi. Nais mapanganga ni Hermione sa kabiglaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginitian siya nito. Diyos na mahabagin. Reaksyon niya sa isipan at pasimpleng napahawak sa kanyang bandang dibdib. Para kasing sumisikip ang paghinga niya nang ginitian siya ni Nathan sa kauna-unahang pagkakataon. At hindi lang basta ngiti, kundi isang napakatamis na ngiti. Huminga si Hermione ng malalim dahil sa kakaibang reaksyon niya dahil lang sa ginitian siya ni Nathan. Pero mabilis na pinalis niya iyon sa kanyang isipan. Hindi, wala lang yun. Normal na reaksyon lang yun. Pagpapakalma ni Hermione sa isipan. Magsisiba ka rin? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Dati kasi, nung ko nasasama si Nathan sa kanila ni Don Consuelo magsimba. Pero ngayon, mabilis ang pintig ng pusong nilapitan niya si Nathan at sinalat ang liegat noon nito. Tila napantastikohan naman si Nathan sa inakta niya. Hindi ka naman nilalagnat ah. Abay, bago yan, Bossing Pogi ah. Magsisimba ka na rin? Tatawa-tawang saad na Hermione kay Nathan. Gumiti naman si Nathan lalo na sa kanya. Tila ngayon lang din niya napansin ang ayos nito ngayon. Kahit simpleng white polo shirt, maong jeans at Converse shoes ang napili nitong get-up ng linggong yon, ay litaw na litaw pa rin ang nag-uumapaw na angking kogopuhan ni Nathan. So magsisimba ka nga, pukaw ni Nathan sa kanya. Lagi naman eh, natatawang sagot na Hermione. Nagkatawanan na lang sila pagkaway tuluyan ang lumabas ng mansyon. Bossing Pogi, ice cream mo! Masayang wika ni Hermione kay Nathan. Pagkatapos magsimba ay nagtungo muna sina Nathan at Hermione sa park. Doon para siyang bumalik muli sa pagkabata habang naglalaro sa slide kasama ang iba pang mga bata roon. Si Nathan naman ay tahimik lang na pinagmamasdan siya habang nakaupo sa swing. Nang magsawa na sa kakaharot ay umupo na siya sa katabing swing na kinauupuan nito. Wala siyang pakialam kahit amoy pawis pa siya habang naguumapaw naman ito sa bango. At maya-maya nga ay may humintong ice cream vendor habang tulak-tulak ang panindang ice cream. Hindi kalayuan sa kanila. Gusto mong kumain yan? Tanong ni Nathan sa kanya. Aba, syempre, ako pa! Nakangising saad ni Hermione. Tumingala si Nathan sa langit at tumingin ulit sa kanya. Mainit ang panahon at malamig ang ice cream. Baka kung mapano ka, yari pa ako kay Lolo. Tila nag-aalalang wika ni Nathan kay Hermione. Asus, pabayaan mo na si Lolo. Sige na, Bossing Pogi, bili tayo. Yung chocolate flavor ang akin. Pakiusap ni Hermione kay Nathan. Ayon at umiral na naman ang pagkaisip bata niya. May kung ilang sandaling tila nagdadalawang isip pa si Nathan bago naiiling na dinukot mula sa bulsa ng pantalon ang wallet nito at kumuha ng 3,000 mula noon bago iniabot sa kanya. Kaya tumayo agad si Hermione at kumunot ang noo. 3,000? Aanin kong 3,000 to, Bossing Pogi? Nagtatakang tanong na Hermione rito. Sumagot naman agad si Nathan. Ibili mo na rin ang ice cream ang mga batang yon. Wika ni Nathan habang may ngiti sa mga labing nakatingin sa mga batang naglalaro sa park. Hindi napigilan ni Hermione ang mapangiti. So dominant, yet so kind. Matagal na naging alam na sa kabila ng kasungitan ni Nathan ay may tinatago pa rin itong kakaibang kabaitan. Sa katunayan nga, maliban sa orphanage na pinanggalingan niya noon, ay marami ring natulungan si Nathan ng mga charity foundations na tinutulungan nito, galing mismo sa sarili nitong ipon. At iyon ang bagay na lihim na ikinabilib ni Hermione kay Nathan kahit masamang ugali nito sa kanya dati. Sige na, Hermione! Bumili ka na bago pa magsialisa ng mga bata. Pukaw ni Nathan sa naglalakpan niyang diwa. Mabilis namang natauhan si Hermione at namumulang nagsalita. Ay sige, Bossing Pogi. Diyan ka lang muna. Wika niya at nagsimula ng maglakad patungo sa mamang sorbetero. Pero agad ding pumihit paharap kay Nathan ang may maalala.
Ay, ano nga palang gusto mong flavor, bossing pogi? Tanong na Hermione. Unti-unti namang umiti si Nathan sa kanya at sumagot. Yung gusto mo ring flavor? Pakiramdam ni Hermione ay sumikip na naman yung paghinga niya dahil sa sinabi ni Nathan. At naisip niya, bakit naman kasi gaya-gaya si Nathan sa flavor na gusto niya? Yan tuloy. Nakakaimbyerna na naman ang reaksyon ng buong sistema niya. Ngunit kahit asiwana, ay hindi na lang iyon ipinahalata ni Hermione kay Nathan. Bagkos ay tumikim na lang siya at parang walang nangyaring ngumiti na lang siya kay Nathan ng maluwag bago nagsalita. Areglado, bossing pogi. Sumaludo pa si Hermione kay Nathan pagkatapos niyang sabihin yon at bumili na ng ice cream. Matapos ibigay ang pera sa mamang sorbetero ay tinawag na ni Hermione ang lahat ng mga bata sa park. Agad rin namang nagsitakbuhan ng mga bata sa kinaroroon na nila. At matapos mabigyan ng tigdadalawang ice cream cone ng mga bata roon, ay nilambing niya ang mga bulilit na magpasalamat kay Nathan. Napangiti na lang sa Hermione na makita ang gulat na reaksyon ni Nathan nang masitakbuhan ng mga bata rito at nagpasalamat. Yumakap pang ilan kay Nathan at may iba ring nag-aya naglaro rito. Napapangiti na lang si Nathan habang panay ang pag-iiling nito sa kakulitan at kakyutan ng mga bata. At bago umalis ang mga paslit ay nakita niyang may binulong ang mga ito kay Nathan. Bago natatawa ng mahinang binigyan ni Nathan ang mga ito ng pera. Pagkuhan, masayang nagtakbuhan ng bata at kung ano-ano nang pinamili. Ineng, natutunaw ng ice cream mo. Pukaw ng mayamang sorbetero sa atensyon ng Hermione. Ay hala, oo nga pala. Bigyan niyo na lang po ako ng bago manong. Wika ni Hermione at iniabot niya ang dalawang natutunaw na ice cream rito. At nang ibalik ni Hermione ang tingin kay Nathan, ay tila nagkaroon ng fencing ang loob sa kanyang dibdib. Paano'y pinaglilibutan na kasi ito ng mga magaganda at mapuputing mga babae roon. May nakaupo pa sa swing na katabi ni Nathan at panay ang pa-cute kay Nathan. Samantalang si Nathan naman ay halatang naaasiwana at hindi na maipinta ang gwapong mukha. Habang halatang pilit kinakausap lang ni Nathan ang mga mahaharot na babae. Napaismid si Hermione at sa pinakaunang pagkakataon ay nagkaroon siya ng isang taray look na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Nang mga sandaling panahon pa lang niya iyon, maipapakita. Mama Sorbetero, akin na po ang ice cream. Naiirit ang wika ni Hermione. At pagkaabot sa ice cream sa kanya ay nagliliyab ang mga matang nagmarcha na si Hermione patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Excuse me lang ha, pwede ko bang mahiram muna ang kuya ko? Agad na bungad ni Hermione sa mga babae at nagplaster ng isang pilit at nangiinis ng ngiti sa mga labi. Duh! Sambit ng isang sexing babae at inirapan siya sabay sabi ulit ng Let's go girls! Akala ni Hermione ay aalis ng mga hitad pero may pahabol pa palang mga ito sa kanya. Bye, superbly handsome fella. Maate at malanding wika nang umirap sa kanya bago binalikan si Nathan at walang babalang hinalikan si Nathan sa magkabilang pisngi bago umalis ng tuluyan. Hindi makahuma agad si Hermione. Nashock siya ng sobra sa ginawa ng babae at ganun din si Nathan. Ang mga lintik! Matapilok sana kayo! Nagaalboroto sa inis na sigaw ni Hermione sa mga babae. Habang nakakuyom ang mga maliliit na kamao, sabay naningkit ang mga matang binalingan niya si Nathan at walang kangiting-ngiting nagsalita. Hawakan mo! Ibinigay niya kay Nathan ang dalawang ice cream na medyo nagbe-melt na. Pagkuway sa lubong ang mga kilay na dinukot niya ang kanyang panyo mula sa suot niyang cargo shorts at pinahira ng magkabilang pisngi nito. What are you doing? Nakakunot ang tanong ni Nathan kay Hermione, ngunit hindi naman pinigilan ang ginagawa niya. Mabilis namang sumagot sa Hermione. Ano pa? Di binubura ang mga marka ng lipstick nila sa dalawang pisngi mo na kagagawa ng mga babaeng yon. Tumawa lang na mahina si Nathan sa kanyang sinabi at nagtanong. Masyado bang mapupula? Sumagot din agad si Hermione. Naman, parang kulay ng mga labi mo. Wala sa sariling mahinang sambit ni Hermione. At namula agad ang mga pisngi nang tinignan niya si Nathan at tila naaaliw nang nginitian siya. Pero wala siyang balak na bawiin ang kanyang sinabi. After all, totoo naman yon. Masyado talagang mapupula ang kulay ng mga labi ni Nathan
at kay ganda pa ng hugis na yun. Tuloy naisip ni Hermione na iyon ang isa sa mga magagandang assets ni Nathan na siyang kinababaliwan ng mga babae rito. Kaya hindi maiwasang isipin ni Hermione na napakaswerte na magiging unang girlfriend ni Nathan kung sakali. Oo, no girlfriend since birth si Nathan. Halatang mapili ito pagdating sa girlfriend nito. Kaya naitanong ni Hermione sa sarili, ano kaya mga tipo ni Nathan sa babae? Nais tuloy mapabuntong hininga ni Hermione nang maisip iyon at hindi niya alam kung bakit. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagsalita si Nathan. Talaga? Hindi ko yata napansin yan ah. Tila naaaliw na komento nito at gumiti sa kanya. Nako, paminsan-minsan kasi tumingin ka sa salamin, iho. Natatawang wika ni Hermione na ikinatawa rin ni Nathan ng mahina. Pasikretong napangiti sa Hermione ng matamis. Ang sarap lang kasi pakinggan ang boyish na tawa ni Nathan. Nakangiting tinapos na ni Hermione ang ginagawa bago kinuha ang ice cream niya rito na natutunaw na. Umupo na si Hermione sa kabilang swing at inumpisahan ng lantakan ang ice cream niya. Ganon din ang ginawa ni Nathan. Hermione, after this, punta tayo sa mall? Sabi ni Nathan sa gitna ng marahang pagkain ng ice cream nito. Ha? Bakit, bossing pogi? Nagtatakang tanong na Hermione. May bibilhin lang ako para sa'yo. Sagot naman ni Nathan na napakurap-kurap kay Hermione. Para sa'kin, bossing pogi? Hindi makapaniwalang tanong ni Hermione kay Nathan. Tila naaaliw at natawa naman si Nathan ng mahina bago sumagot. Oo nga, para sa'yo. Kaya bilisan mo ng pagkain para makabili na tayo kaagad. Nakangiting wika ni Nathan na ikinangiti rin ni Hermione ng matamis at mabilis na tumangong-tango, tanda ng pagsang-ayon. Pinagtitripan mo yata ako eh. Iiling-iling at kakamot-kamot sa kilay na saad ni Hermione nang maipasukat na mamahaling sandal si Nathan sa kanya nung nasa mall na sila at nasa loob ng shop ng isang prestigyoso at kilalang brand. Natawa naman ang mahina si Nathan at nagsalita. Why? What's wrong with wearing sandals? You're a lady. Besides, it doesn't look shabby on you at all. Bagay na bagay ito sa dress na ipapasuot sa'yo ni Tyrone mamaya. Wika ni Nathan matapos siya nitong pasukatin ng sandalyas na yon. Alam na kasi ni Nathan ang dress na ibibigay ni Tyrone kasi pinakita niya na rito kagabi ang dress na yon. Nagbuga si Hermione ng hangin. Bossing pogi, simula pagkabata, hindi na ako nagsusuot ng mga pambabaeng kasuotan. Except sa mga uniforms ko sa school. Maniwala ka. At saka torture nga sa akin yung dress na binigay ni Tyrone. Tapos ngayon dadagdagan mo pa. Maawa ka naman sa akin oh. Nanunulis ang ngusong komento ni Hermione na ikinatawa naman ni Nathan ng malakas. Tatawa na din sana si Hermione. Kaso, napansin niya ang tila hindi na nakatuon sa mga pinamili ng mga ito ang atensyon ng mga babaeng bumibili roon. Dahil tila nakatunganga na lang mga ito kay Nathan. Yung iba nga'y halatang kinikilig pang nakatingin kay Nathan. At ang mga sales lady, halos kay Nathan na lang lahat nakatingin. Gusto na lang mapailing tuloy ni Hermione. Hey, Hermione! Agad na napapitlag si Hermione at napatingin kay Nathan nang marinig niyang boses nito. Ha? May sinasabi ka, bossing pogi? Yup, ang sabi ko bibilhin ko na, so okay lang ba? You know, it's about time that you try something that actually fits you as a lady. Nakangiting wika ni Nathan sa kanya, kaya napabuntong hininga na lang sa Hermione at sumang-ayon na lang upang hindi na humaba pang usapan. Oo na, sige na, ikaw nang bahala. Iiling-iling na lang na pagsang-ayon ni Hermione. Natawa naman si Nathan. Okay, good. Miss, patingin na nga rin ang mga shawls ninyo dito. Stress na nagbuga ulit ng hangin sa Hermione. Paano ba naman kasi, sa tindi ng pagkatulala ng sales lady kay Nathan, ay hindi na nito namalaya na nagtatanong na si Nathan dito.
Kaya siya na ang nagbalik ng tanong dahil mukhang wala itong balak na sagutin si Nathan. Mukha kasing mas may balak pa itong tumunganga na lang sa gwapong mukha ni Nathan buong araw eh. Nilakasan ni Hermione ang pagtikim. Excuse me miss, may mga shawls ba kayo dito? Tsaka palang tila natauhan ng sales lady at ipinakita sa kanila ang mga shawls na pagpipilian nila at may mga magagarang kulay at disenyo. Halika Hermione, pili ka! Uwi ka ni Nathan kay Hermione habang may hawak na silver white shawl na may maganda at magarang laces. Habang sa isang palad naman ito ay may hawak na black shawl na may silver details. Para saan to, bossing pogi? Nagtatakang tanong na Hermione. To put it on tonight. Naasiwa ka sa pink tube dress na ipapasuot ni Tyrone sa'yo, diba? Sagot naman ni Nathan. Kaya biglang hinaplos ng tila mainit na damdamin ng puso ni Hermione nang marinig iyon mula kay Nathan. Isang napakalaking bagay na sa kanya na maramdaman na concern si Nathan sa kanya. Mas lalo na tuloy siyang humanga rito ngayon. Nais tuloy maiyak na Hermione sa labis na tuwa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, ay umiti na lang siya ng pagkatamis-tamis kay Nathan at sinundot ang tagiliran nito na ikinatawa naman ito. Naks! Si Bossing Pogi, oh, concerned sa akin. Pero salamat, Bossing Pogi. Itong white na lang sigurong pipiliin ko. Uwi ka ni Hermione. Gumiti si Nathan at nagsalita. Okay, good. Now, let's buy some gift for Tyrone also. Uwi ka ni Nathan at pagkuha na sinang-ayuna naman agad ni Hermione. Diyos na mahabagin. Mas lalo kang gumanda, iha. Nanlaki ang mga matang papuri ni Manang Faith kay Hermione matapos siyang ayusan nito sa kanyang silid. Pinakiusapan kasi ito ni Nathan na ito na lang mag-ayos sa kanya kasi ayaw naman niya magpaayos sa mga hindi kilalang tao. Actually, ayaw naman talaga niya magpaayos sana kahit kay Manang Faith. Tutol siya sa gustong mangyari ni Nathan na make-upan siya pero wala siyang nagawa. Takutin ba naman siya ni Nathan na kung hindi raw siya magpa-makeup ay hindi raw siya nito kikibuin hanggang kamatayan? Sa takot lang naman yung mangyari yun, ikakaumpisa pa nga lang ng pagkakaibigan nila ni Nathan, tapos sa isang iglap ay magbabago ang lahat? No way! Tinitignang mabuti ni Hermione ang kanyang refleksyon sa length-sized mirror. Pero imbis na gumiti, ay gumuwi siya. Paano ba naman kasi sobrang sexy ng suot niyang bestida? Pakiramdam pa nga niya ay nagsitayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan nang nasilayan ang itsura niya. Sa suot na pink tube dress with silver details na may maliliit na magenta ribbon sa kanyang bewang at above the knee ang iksi kung saan lantad ang kanyang makikinis na dibdib at balikat. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang bewang. At dahil maiksi ang style, ay lantad na lantad rin ang magaganda at mahahaba niyang bihas. Nakasuot pa sa Hermione ng silver empired sandals na siyang binili ni Nathan sa kanya kanina. At hindi lang yon. Her hair was styled in a French twist with curly ending. Dagdag pang nilagyan pa siya ni Manang Faith ng light makeup. Napalunok sa Hermione ng sunod-sunod. Ni sa prom night nila ay walang nagawa si Don Consuelo na hindi siya sasali dahil ayaw nga niyang mag-makeup at magsuot ng mga ganon. Ngunit ngayon lang ay nangyayari na ang ayaw na ayaw niyang mangyari. Pero para sa pagkakaibigan nila ni Nathan, ay gagawin niya. Pikit matan lang siyang susuotin ang lahat ng iyon. At gagawin ng lahat para hindi siya ma-out of balance sa heels niyang pagkataas-taas. Bumuntong hininga na lang si Hermione. Manang Faith, okay lang po ba talaga tong itsura ko? Para kasing ano eh, parang nakakasuka. Wika na Hermione na may tabinging ngiti sa mga labi. Ngumiti naman si Manang Faith kay Hermione. Pagkuway hinawakan ang dalawang balikat niya bago nagsalita. Ay nako! Anong nakakasuka ba yung pinagsasasabi mo, iha? Hindi nagsisinungaling ang salamin. Tingnan mo nga yung itsura mo sa salamin, iha. Mukha kang diyosa. At alam mo, anak, kahit ano pa yung isuot mo, nako, litaw na litaw pa rin ang natural mong ganda. Gandang hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. At sasabihin ko sa'yo, iha, yan ang bagay na pagkakatulad ninyo ni Nathan. Sa maniwala ka't sa hindi. Nakangiting wika ng butihing matanda. Namumula naman agad sa Hermione sa sinabi ni Manang Faith at ngumiti ng pilit at saka nahihiya nagsalita. Sobra naman po kayo, Manang Faith.
Pero salamat po dito ha. Marami po talagang salamat. At saka, Manang Faith, pwede po ba muna akong mapag-isa? Ngumiti naman si Manang Faith at tumango kay Hermione. Ah, sige, iha. At kung may kailangan ka, patawagin mo lang ako, ha? Isang ngiti at tango lang isinagot ni Hermione sa butihing matanda. Then the old woman laughed. At nang sa wakas ay napag-isa si Hermione sa kanyang silid, ay marahan siyang napabuga ng hangin at pinarelax ang sarili. Total, ready naman na siya. Tinitigan niya uling mabuti ang kanyang refleksyon sa salamin. Pagguway sa kakatitig niya sa salamin, ay bigla siyang may naalala. Dali-daling kinuha niya mula sa drawer ang kanyang jewelry box at dinukot mula roon ang pinakatago-tago niyang kwintas. It was a gold empired heart-shaped necklace. Sa gitna ng gintong puso ay may nakaukit na Hermione H in italic letters. Napangiti si Hermione. Ang kwintas na yon ay bigay ni Ma'am Lilette nung 10 taong gulang niya. Suot-suot raw niya iyon nung sanggol pa lamang siya. At kung saan ito mismo nakakita sa kanya sa labas ng gate ng orphanage. Ang sabi ni Ma'am Lilette noon, kung pagbabasihan daw ang itsura ng gintong kwintas, ay walang kaduda-dudang sobrang mamahalin raw iyon. At isa lang daw ang ibig sabihin niyon, mayamang angkan ang pinanggalingan niya. Mayaman ang mga magulang niya. O isa sa mga magulang niya. Ang mga suot rin daw niya noon ay halatang mamahalin. May mga tatak daw ng mamahaling brand ang newborn clothes niya dati, sabi ni Ma'am Lilette. Nanlabo biglang paningin ni Hermione nang maalala ang kahapon niya. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maiwasan ni Hermione na itanong sa kanyang sarili kung bakit ginawa iyon ng mga magulang niya sa kanya. Unwanted child ba siya? Pero imbes na galit ang mga hari sa loob ng dibdib niya para sa kanyang mga magulang na umabando na sa kanya, ay matinding pangungulila lang nararamdaman ni Hermione para sa mga ito. Umiling-iling siya at ibinaling ang tingin sa refleksyon niya sa salamin. Hinayaan na lamang niya na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit anong pigil niya ang huwag nang balikan sa isip ang nakaraan niya, ay hindi pa rin niya magawa. Marahan siyang nagbuga ng hangin upang paluwagin ang nagsikip na dibdib niya ng mga sandaling yon. Noon biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Hermione, iha! Pinapatawag ka na ni Nathaniel. Aalis na raw kayo. Mabilis na inayos muli ni Hermione ang sarili nang marinig ang tinig ni Manang Faith sa labas ng kanyang silid. Pagkaway muli siyang huminga ng malalim ang nagsalita. Opo, nariyan na po. Maingay sa pool area ng mansyon ni Tyrone nung makarating na sila Nathan at Hermione roon. Marami ring imbitadong tao roon na paroot pa rito. May iba ring abala sa pagsasayaw at may ilang nakaupo lang at nagkukwentuhan. Mostly teenagers at meron ring kaedad din na Tyrone at Nathan. Hindi pa sana sila makita ni Tyrone na abala sa pag-aasikasa sa mga bisita nito. Kung hindi lang dahil sa tilian ng mga kababaihan sa party na nakakakilala kay Nathan. May iba pang lumapit kay Nathan at bumeso sa pisngi nito. Lihim na nairita na naman si Hermione sa eksena yon at hindi na naman niya maintindihan kung bakit. Basta naiinis siya pag may mga babaeng lumalapit o lumilingkis kay Nathan. Lalo na kapag may humahalik o bumebeso rito. Kahit pasabihin sa pisngi lang yon. Kaya pakiramdam ni Hermione ay nababaliw na siya. Hinamig na lamang niya ang nag-aalburutong damdamin dahil sa mga babaeng nagpapapansin kay Nathan sa mga oras na yon. Nathan, pare! Masayang bulalas ni Tyrone at nakangiting sinalubong sila kasama sina Angelo, Bricks at Michael na parehong may nakakapit ng mga magaganda at sexy mga babae. Masayang nagyakapan ng mga ito kapag kuwan. Ang mga babae naman ay bumeso sa pisngi ni Nathan dahilan upang hindi na talaga napigilan ni Hermione ang sarili at pinaikot niya na ang mga mata sa tindi ng nararamdaman niyang inis sa mga sandaling yon. Ngunit nang laki bigla ang mga mata niya nang sa pagtingin niya ulit kay Nathan ay nakataas ang isang kilay nito at may tila naaaliw ng ngiti sa mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Na para bang sinasabi sa tingin nito na, "Bakit mo ako pinapaikutan ng mga mata mo, ha?" Napalunok na lang bigla si Hermione at tumingin kay Tyrone at kunwari nakafocus na ang atensyon niya rito. Sa sulok naman ng mga mata niya ay nakikita niya ang inabot na ni Nathan ang regalo nito kay Tyrone. Tinanggap naman na iyon ang huli na may masayang ngiti sa mga labi. "Wow, thanks dude! Ano to?" Tanong pa ni Tyrone.
Gumisi si Nathan at bumulong sa tenga ni Tyrone, sabay sabi ng condoms. Nagagalpakan ng tawa ang mga ito. Si Hermione na lang ang nahiya sa sinabi ni Nathan at pabulong-bulong pa ito. Narinig naman nila. And who is this stunning young lady with you, pare? Nakangiti na matamis sa tanong ni Tyrone at nakakunot noong tumitig kay Hermione. Dahil doon ay nagkatinginan sila ni Nathan at Hermione, pagkaway nakangiting binalingan ni Nathan si Tyrone at sumagot ng My guardian angel. Muntik na tuloy masiko ni Hermione si Nathan sa biro nito. Napatingin siya kay Tyrone at napatitig naman si Tyrone sa kanya at sa bestida ang suot niya. Pagkaway, unti-unting nanlaki ang mga mata nito nang tila makilala na siya. Hermione? Hindi makapaniwalang bulalas ni Tyrone at hinagod si Hermione ng tingin ng paulit-ulit. Pati sina Angelo, Brix at Michael ay napanganga din nang makilala na siya at napabulalas na din. Naisuloy niyang matawa. Ang OA kasi ng reaksyon ng mga ito sa isip ni Hermione. Hermione, ikaw nga! God! Thank you so much na pumunta ka! Tila maiiyak na masayang bulalas ni Tyrone at mahigpit siyang niyakap. Napayakap na rin tuloy si Hermione kay Tyrone. Pagkaway kumalas na si Tyrone mula sa mahigpit na yakap sa kanya. Nax, Mione, hindi ka namin nakilala agad. Kala namin date ka lang ni paring Nathan. What an incredible transformation. Bulalas ni Brix kaya napangiwi si Hermione. Wawa, ang OA niyo mag-react. Eh alam ko namang mukha talaga akong butiking hinihika sa itsura ko ngayon eh. Biro pa ni Hermione at nagkatawanan sila. Pwera lang kay Tyrone. And speaking of Tyrone, binalingan niya ito at nakita niyang titig na titig ito sa mukha niya. Pagkaway napakunot siya nang mapansin ang maliit na butil ng pawis nito sa noo. At sa isip ni Hermione, ay hindi naman pinagpapawisan ng ganito si Tyrone. Tsaka hindi naman din mainit ang gabi. Sobrang lamig pa nga eh. Lihim na nagugulahan sa Hermione. Ngunit nagkibit-balikat na lang siya at binaliwala na muna ang kanyang kakaibang ikinikilos. Happy birthday, Ty! Nakangiting bati ni Hermione kay Tyrone at hinalikan nito sa pisngi. Wow! Burger naman dyan! May libreng kiss ka na kay Mion Mion, pare! Kansyaw ni Angelo na ikinatawa at ikinailing na lang ni Hermione. Nagtama ang mga mata nila ni Nathan pagkatapos. Pagkaway kumunot ang noon ni Hermione nang biglang umiwas ang tingin si Nathan sa kanya. Pagkatapos ay tumingin-tingin ito sa paligid. Nagtaka tuloy si Hermione sa inaktong iyon ni Nathan. Thanks! Wika ni Tyrone at namumungay ang mga matang nakatitig sa mukha ni Hermione. Para nga pala sa'yo! Wika ni Hermione at inaabot niya kay Tyrone ang nakarap na regalo. Tila nahihiyang tinanggap naman iyon ni Tyrone mula sa kamay niya. Ah, thanks! Nag-abala ka pa talaga! Saad ni Tyrone at lumunok. Ay sus, nahiya pa raw. Kansyaw naman ni Michael kay Tyrone. Si Nathan naman ay tahimik pa rin sa kanyang tabi, kaya hindi na mapigilang maasiwa ni Hermione. Bakit kaya bigla na lang umakto ng ganon si Nathan? Naitanong ni Hermione sa isipan. Ah, baka umanda na naman ang pagka-bipolar. Wika na lang ni Hermione sa isipan at nakumbinsi naman agad siyang iyon nga ang nangyari dito ng mga sandaling yon. Kaya nagkiwit-balikat na lang si Hermione at ifinocus ang atensyon kina Tyrone. Noon naman biglang nagsalita si Brix. So, ngayong nandito na si Hermione, ibig bang sabihin nito ay matutuloy na yon? Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.